maiiwasan mo yung checkpoint kahit harap-harapan na 95% accurate to mga ka-throttle. Hindi ka paparahin ng pulis. Tayo lang lagi yung nag-checkpoint, tapos yung mga four wheels hindi naman nag-checkpoint. Tayo lang lagi yung nag-checkpoint, tapos yung mga four wheels hindi naman nag-checkpoint. Hey, what is up guys? This is Edride. So may pag-uusapan lang tayo ngayon mga ka-throttle. Ayan. Medyo kaka-upload lang natin nung isang araw, eh mag-upload naman tayo. Yung tinatawag na consistency. Kasi guys, ako na kasi makuha yung silver play button, kaya medyo napapadalas na tayo mag-vlog ngayon. So yun mga ka-throttle, meron lang tayong pag-uusapan. Napaka-importante na ito regarding sa riding community guys. May tuturo ako sa inyo, and then yun nga, may ilang tips ako na ibibigay sa inyo. So nandito tayo ngayon sa Alabang Sapote Road. Napunta tayo ng Taguig, dadaan tayo ng C5 extension. Yun mga ka-throttle, check nyo lang. Marami tayong mga content dyan na makakatulong sa mga riders, especially paano yung mga batas, no? Yung mga tamad magbasa ng mga batas dyan or mag-visit sa website ng LTO or walang mga source. So dito nyo yan, makikita sa channel ko guys. Bawat panood nyo ng video, sigurado may matututunan kayo. Kaya huwag nyo kalimutan mag-comment, like, and subscribe. So napaka-importante yung comment mga ka-throttle, no? Especially kung yung reaction nyo, sana panood nyo na sa video na to. So yun na nga guys, pag-uusapan natin ngayon, mga tatalakayin natin, mga tips kapag na-checkpoint ka. At saka isa pa dyan guys, yung pag-uusapan natin, yung sinasabi nga na nagiging ano daw, no? Nagiging discrimination daw sa mga motorcycle riders yung ano. Tayo lang lagi yung nag-checkpoint, tapos yung mga four wheels hindi naman nag-checkpoint. So pag-uusapan natin yan yan. Tsaka guys, may bibigay ako sa inyo napaka-importanting tips. Hindi ko alam guys kung anong purpose na itong pagbibigay ko. Hindi ko alam kung makakaganda ba to or makakasama sa inyo yung pagbibigay ko ng ganitong klaseng tips. Pero ito yung tips na maiiwasan mo yung checkpoint kahit harap-harapan na 95% accurate to mga ka-throttle. Hindi ka paparahin ng pulis. Effective to guys, matagal ko nang ginagawa. So yan guys, subscribe muna kayo, simulan natin. So unang-una ka mga ka-throttle, paano kapag na-checkpoint kayo, anong unang-una nyong gagawin? Syempre guys, napakaraming balita ngayon na medyo maraming ginagawang kalokohan ng mga pulis. Pero guys, tandaan natin ang mga pulis, ang trabaho pa rin nila to serve and protect the people guys. So yun nga, at the end of the day, lalapit pa rin tayo sa kanila. So yun nga mga ka-throttle, sa mga hindi rin kasi nakakaalam dyan, no? Meron din kasi akong madalas kasama na pulis. So hindi ko nasasabihin kung kaano-ano ko yun guys or kaano-ano ko sila, pero yun nga, may mga kasama rin tayo lagi na pulis, kaya medyo nakakapagtanong din tayo, no? So yun nga mga ka-throttle, hindi naman lahat ng pulis kagaya ng kilala natin o yung mga nababalitaan natin na nagtitrending na may kalokohan na ginagawa. So unang-una na nga mga ka-throttle, tuturo ko sa inyo, pag may kausap kayong pulis guys, maging magalang kayo. Kasi ang pulis ngayon ibang-iba na, hindi kagaya dati. Nung maliit pang sahod ng mga pulis, talamak talaga ang kotongan. Ngayon guys, tumalabas, halos wala nang naungotong na pulis, kaso yung ugali naman ng iba, no? So hindi naman lahat mga ka-throttle, disclaimer lang. So may mga tao rin kasi talaga na iba-ibang ugali, pag nandyan na sa kapangyarihan, tumatapang na, di ba? Yun nga yung sinasabi na abuse of authority. Hindi naman lahat, disclaimer lang guys. Kasi yung mga kilala ko naman pulis, mga matitino naman, no? At mga ka-throttle, paano mo malalaman na lihiti mo ang isang checkpoint? So malalaman mong lihiti mo ang isang checkpoint kung nasa maliwanag sila na lugar. So kapag ang checkpoint guys, nasa madilim na lugar, so kabahan ka na. Pwedeng tinatrabaho ka na or may tinatrabaho sila. Dapat may sapat na ilaw. Nasa guidelines ng PNP checkpoint ang mga ka-throttle, no? Para na rin maiwasan yung abuse of authority. Pangalawa guys, dapat may signboard sila. Kung yung checkpoint walang signboard, malamang kumukuha lang ng pananghalian yan. Or hindi ko alam guys, ayoko magano kasi yun nga. So ma-share ko lang din sa inyo mga ka-throttle, nung ninakaw to dating Honda Beat FI ko, laking tulong talaga ng checkpoint. Pinapanalangin ko na sana bawat lugar magka-checkpoint, di ba? Para kung sakali man na papadaan tong motor ko, mare-recover. So kung gusto nyo malaman kung paano na-recover yung motor ko at anong naitulong sa akin ng pulis, so ano nyo na rin mga ka-throttle, no?
Hanapin nyo lang dyan sa baba, nandyan yan. Hindi ko alam ilang buwis na, marami-raming buwis na rin yun. Tsaka isa pa mga katrotel, malalaman mo na legit ang checkpoint, syempre kapag naka-uniform ang police. So kapag hindi naka-uniform ang police, kabahan ka na. Ayan guys, so isa pa sa mga tip, kapag pinara ka na ng police, tumabi ka na agad. Huwag mo na tangkaing tumakas kung pasuman lisensya mo, pasurehistro ng motor mo, or may problema sa'yo mga katrotel, may dalawa man drugs. Ang dami natin nakikitang ganyan. Huwag ka nang tumakbo, sumuko ka na lang no, kung mahal mo pa buhay mo. Kasi guys, may karapatan silang gawin yan once na tumakbo ka. So isa pa mga katrotel, ang legit na checkpoint, bawal magbukas ng compartment. Bawal yan. Papakotse o motor, bawal nila buksan yung box mo, yung compartment mo. Bawal i-checkpoint yung bag mo, di ba? Ang legit na checkpoint, ang hinahanap lang mga katrotel, ORCR lang ng sasakyan at saka lisensya. So ganyan ang legit na checkpoint mga katrotel. So meron na akong mga naranasan na checkpoint at ang dami rin nagtatanong kung legit ba yon yung pinipicturan, kasi maraming nababahala. So huwag kayong matakot dun mga katrotel, ginagamit lang nila na reference yun na nung araw talaga na yun nag-checkpoint sila. So hindi naman nila ginagamit yung ano mo no, hindi naman nila ginagamit yung picture mo. Kasi guys, kung sakaling man na gamitin sa kalokohan yun, pwede nyo silang kasuhan ng Data Privacy Act. Oh, ayun nga, huwag nyo papabuksan yung mga compartment nyo kasi pwede kayong taniman na kung ano-ano. Diba? So hindi legit na checkpoint yan or hindi tama yung ginagawa nila. Kapag binuksan yung bag mo or chinek yung bulsa mo, bawal ka rin kapkapan. Bawal yan mga katrotel. Nasa guideline ng PNP yan. Nasa website nila yan. Maging magalang lang sa checkpoint. Ang pwede lang nila gawin, tignan ang ORCR. Diba? Kapag na-involve ko sa accident, pwede nila kumpiskahin ang lisensya mo. So yun lang silbi ng checkpoint mga katrotel. Pag-usapan naman natin yung madalas na sinasabi na discrimination daw sa mga motor. So mga katrotel, para sa akin hindi siya discrimination daw. Meron na akong konting comment doon na sana hindi naman lahat ng motor pinapara. And then based naman sa mga nadadaanan ko guys, ilan lang naman yung pinapara talaga lahat ng motor. Tuturo ko sa inyo yung technique na to guys. Hindi ko alam, siguro nga hindi ko na to tinuturo kasi anong purpose, di ba? Dadami lang yung kamote. Pero sige guys, ano lang to Do it for your own sake. Pero simula dati ginagawa ko pa to, may nakapagsabi lang din sa akin effective talaga siya guys sa mga checkpoint. Hindi na nga ako pinapara. So like for example mga katrotel, merong checkpoint. So madalas naman nandito sila sa ano no, sa outer lane. Andiyan sila sa pinakagilid na mamara ng mga motor. So madalas 2 lane man yan or 3 lanes. Hindi naman buong Pilipinas bawal lang motor sa gitna ng kalsada, 'di ba? So like for example mga katrotel, meron checkpoint diyan. So anong gagawin mo para hindi ka parahin ng pulis? So ang lagi kong ginagawa, guys. Hindi ko alam kung isa 'to sa ano, kung isa 'to sa mga factor na hindi ako pinapara, pero sinasara ko yung ano, yung visor ng ano ko, ng helmet ko para hindi ko sila maka-eye to eye contact mga katrotel. So depende sa makikita nila sa mata mo, depende sa pakiramdam. Minsan iisipin nila na may tinatago ka, iniiwasan mo sila. So ang ginagawa ko guys, sinasara ko yung ano, yung visor ko. Isa pa sa mga technique mga katrotel no. Kapag ganyan, kunyari nandyan yung checkpoint, dahan-dahan kang pumunta sa inner lane. Tapos guys, kapag ikaw lang yung motor or kung may kotse man sa harap mo, habulin mo. Ayan, kunyari nandyan yung checkpoint, pagdahan-dahan ka, dito ka pumuesto guys, dito. Ayan, tapos madalas may kasunod kang 4 wheels. So hindi ka napaparahin ng pulis mga katrotel. So bakit? Bakit hindi ka napaparahin guys? Kasi magkukos ng traffic kapag kinat ka. Kapag nandito ka sa inner lane, tapos kinat ka ng pulis, pinapasok ka dun. Mangyayari dyan, magkukos ka ng traffic or magkukos ng accident kasi nga may 4 wheels sa likod mo. Ayan guys, ito ang tamang pwesto yan. Magdahan-dahan ka. Hindi mo naman kailangan tumago no. Pumunta ka lang sa party na to, tapos nandun yung checkpoint sa kabilang area. So sabihan niyo akong sinungaling mga katrotel pag hindi tumanab sa inyo yan. So 100% effective sa akin yan. Ilang taon ko lang ginagawa. So far pag naamotor ako, hindi naman ako madalas pinapara. Maliban na lang guys pag yun nga pinapara lahat ng motor no. Daming truck. Delikado to guys. Isa pa sa mga tip mga katrotel para hindi ka parahin sa checkpoint. Ang checkpoint guys, ang silbi niyan, off-land sita. Diba? Off-land sita. Para sa mga hindi sumusunod sa batas na hindi nagsusuot ng helmet, especially sa mga provincial no,
Pero mga provincial na hindi naman pinagbabawal ang helmet, pero hindi nagsusuot ng helmet. So, isa sa mga technique dyan mga ka-throttle, wear proper attire. Di ba? Wear proper attire ng ano, ng pagmomotorsiklo. So guys, kung ikaw ang pulis, palagay mo, nakita mo yung tao na kumpleto ang suot, di ba? Naka-forma pang rides talaga. So palagay mo, paparahin mo pa ba? Di ba hindi na? Isa yun sa mga kapag-avoid ng parahin ka sa checkpoint mga ka-throttle. So, sabihan nyo akong sinungaling guys pag hindi tumalab yung mga sinabi ko sa inyo, no? 100% or hindi naman 100, 95% accurate yan. Hindi ka paparahin sa checkpoint. Ilang taon ko nang ginagawa yan. Paulit-ulit ako guys kasi hindi ko alam kung makakatulong to sa inyo or tinuturuan ko lang kayo ng kalokohan, no? Pero guys, yun, ina-advise ko pa rin na syempre huwag kayo babiyahin ng pasuang rehistro, walang lisensya. Pero kung nagmamadali ka talaga, yun yung pinaka-effective na gawin. So, kaway-kaway sa mga gumagawa dyan, tsaka nagturo sa akin dati. Diba? Tsaka isa pa mga ka-throttle, no? Aaminin ko sa inyo guys, hindi naman ako perfectong tao, nagiging totoo lang ako sa inyo. At siguro naman, walang taong ano, diba? Wala naman taong perfecto. Aaminin ko sa inyo guys, before nung nagtatrabaho pa ako dyan sa Makati, hindi pa ako vlogger na, no? Or kahit man vlogger ako, dapat hindi ko ginagawa yun, no? Kahit ano, kahit hindi ako naging vlogger. So yun mga ka-throttle, aminin ko sa inyo, nagiging totoo lang ako sa inyo, no? So yun guys, may checkpoint to. Ay, hindi naman checkpoint. I mean, may patrol lang. So yun guys, aminin ko sa inyo, nung nasa Makati ako nagtatrabaho. Wait lang guys, baba lang tayo, baka tayo'y bumalentong dito kakablog, no? And medyo okay naman. So yung mga ka-throttle, aminin ko sa inyo, hindi naman ako perfectong tao. May ginawa rin akong kalokohan dati. So, dati guys, itong motor ko, dahil sa busy sa trabaho, dumating yung time na year end. Kapag year end guys, napaka busy mo sa trabaho kapag accountant ka, no? Yung ginawa akong kalokohan dati, dahil nga sa busy, hindi ako nakapagparehistro ng motor. And then, yun nga, lagi ko naiiwasan yung checkpoint dahil nga sa technique na yun na ginagawa ko, na hindi ako nag-checkpoint lagi. Syempre pag nasa malayo pa lang, kapag nakita ko nandyan, U-turn na para safe, di ba? Dapat matalas din yung mata mo. Pero kung hindi ko na talaga maiwasan, nabubulaga ako. Ayun yung ginagawa ko mga ka-throttle. Ang laki naging tulong din sa akin noon. Yun, apat na buwan nung paso yung rehistro ko, never akong na-checkpoint. Kasagsagan pa ng mga checkpoint yun mga ka-throttle. Kasi yun yung ano eh, yun yung may mandato na maghigpit sa mga motorcycle. Ayun niya, lagi ko naiiwasan dahil nga sa technique na yun. So sana guys, huwag nyo na lang tularan yun, yung pagkakamali ko na yun. Ayun, inamin ko lang sa inyo, hindi para sa views, alam kong kasiraan sa akin yun. Maging aral na lang din sa inyo na kapag nahuli ako nung time na yun, wala na nga akong oras, pwede pa akong ano, diba, maabala pa lalo. Kasi pag nahuli ako, pupunta pa ako sa munisipyo. Kasi guys, ang mga pulis, authorized ng LTO yan. Yung ibang ticket nila, TOP. Hindi naman lahat ng pulis guys, depende sa pulis yan. Merong pulis na authorized, merong HPG na authorized, merong hindi. So yun mga ka-throttle, na sana may natutunan kayo dito sa vlog ko. So maraming salamat guys. Hindi ko alam, medyo mahaba na yata itong vlog ko. Medyo napasarap lang yung kwento ko, no? Sana may natutunan kayo. Maging magalang lang tayo lagi sa mga pulis mga ka-throttle. At the end of the day, yung checkpoint 10, malaking tulong pa rin sa atin kapag nanakawan tayo. Para sa mga kapatid nating rider na nanakawan, hindi biro mawalan ng motor. Nasubukan ko na yan before, kaya alam ko ang feeling niyan mga ka-throttle. So sana lang respect natin yung mga pulis, na kung okay naman sila, kung hindi naman arugante, kung talagang may violation tayo, pakiusapan na lang natin. Kung hindi mo pakiusapan, bigay na lang natin. So hanggang dito na lang mga ka-throttle. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo palagi, no? So subukan ko mag-vlog ulit guys sa kailan ba, sa mga susunod na araw, no? Subukan ko maging consistent para makapagbigay ng informasyon, di ba? At the same time may makuha ko na rin ang silver plate mo. So maraming salamat mga ka-throttle. This is Edride Moto Vlog. Banking always. Ride safe always. Ride safe.